Miss Lotlot, syempre, di ba, kapag mami ka, ang unang-unang nakakakita ng potential ng isang bata ay yung mga magulang. At what age did you see that potential in Janine? What age nung nagpakita na siya ng desire or nung parang nakita mo na, ay, parang susunod sa yapak namin to, papasok din siya sa industriya? Alam mo, Tony, kung makikita mo yung mga pictures ni Janine nung bata pa lang, model na yan. Ang dami yung mga posing na nakaganyan. Kaya sa nasa may hagdan lang, o nasa tabi ng Santo Niño, o kung ano man, yung alam mo yun, yung sabi ko, ay, pwede. But, you know, we never forced her to join the industry. Actually, we never, I think as parents, kami ni Mon, you know, we never enforced anything or demanded anything from all of our children. So, yung sa amin, makapagtapusan sila ng pag-aaral and kapili sila ng trabaho na gusto talaga nila. That's more than enough for us. Kaya when Janine said, Mom, parang I want to try, it's like, are you sure? Are you sure? Are you really, really sure? Because, you know, iba eh. Iba yung klase ng professionalism na hinahanap mula sa atin bilang actor or actress or singer, performer, artist as a whole. The time, the demand of time, yung professionalism, grabe po. So talaga, nakakatuwa naman that Janine is, you know, noong una kasi medyo naninibago siya. Kasi hindi naman sanay yan sa showbiz eh. You know, we've always, I think, shielded all our children from all the intrigues and the hard work that we do. Hindi nila alam kasi hindi naman nila na-experience. Alam na lang nila yung trabaho na sila. Pero nung nag-aartista na siya, ayan na, napupuyat na siya. Alas 5 na siya umuwi ng umaga. Meron yun, Mama, I'm still here. Sabi ko. Sabi ko, eh, gusto mo yan, di ba? So, yeah, so yun. Dahil panganay si Janine, di ba, Miss Lotlot? If you were to describe Janine as your eldest, paano siya? Janine is very responsible. Responsable ng ate. When I separated with her father, she was actually still very young. And my youngest was only 2 years old. See. So, we did not live in the same house. But she was like a mom also to her siblings. Pero lagi kong pinapaalala sa kanya. Kasi she became, you know, she's also very strict when it comes to the studies of her mga kapatid. O, nag-aaral ka na ba? O, homework mo? O, you have to wake up early, you have school tomorrow. Ganon siya. So ako naman, nung gumagano na siya, ako na yung tahimik. Kasi hindi pwedeng kaming dalawa sa mga kapatid. So she kind of, you know, without me being there all the time, because I also work, she would make sure that maayos ang mga kapatid niya. And I'm very proud of her. She's very responsible. Ngayon siya ang nagpapagawa ng, you know, silang magkakapatid, nagpapagawa ng paparenovate ng bahay ng sa Fairview. Ang nakatira doon is her dad and mga kapatid niya. So, siya yun. That's all her. That's silang magkakapatid ang nagpaplano na. Sila ang kung anong kulay ng bubong, kung anong kulay ng pader, you know. So, doon sa mga gusto mag-donate ng appliances, we welcome that. But also, Miss Lotlot, you're doing a primetime series na walang hanggang paalam. Yes, Tony, that's still ongoing. So, kasama ko sila Angelica, si Paolo, and si Lazanzo, of course, and si RC, si Ramona. So, it was a very good set. We all had fun. We all worked hard to be able to deliver a good show. So, sana hanggang ngayon pinapanood nila at mas lalo pong paganda ng paganda yung teleserye. Congratulations on that. Pero how does it feel, Miss Lotlot, na yung dalawang anak mo na talagang
kapamilya mo ay nasa kapamilya network din. You are all in one network. I know. Parang it's meant to be, no? Magkakapamilya ang magkakapamilya. I know. But you know what? More than you sa akin, I think, Tony, no? I'm just so happy with the trust that the Kapamilya Network, ABS-CBN, you know, they're giving to my children. Kasi salamat at nakikita nila yung talento at kung anong pwedeng maibahagi ng mga anak ko sa industriya, that they see that. So I'm very grateful for that also. Thank you very much, Ms. Lotlot, for sharing a beautiful story with your daughter and your journey together. Thank you so much for surprising Janine on this interview. Sana thank you for having me. Na-surprise ka ba, anak? Yes. I love you, honey. Thank you. Thank you.